All right, hello, 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 greaty, greaty. Welcome to our mother tongue class. Okay, and before we start, let us read the text from the Bible found in John 1 verse 9. And it says, kung ipinahahayag natin ang ating kasalanan, ay tapat at banal siya, na tayo'y patatawarin sa ating ano? Sa ating kasalanan. At tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan or ito ay kasamaan. Okay po? Again, basahin natin ang text from the Bible, Juan 1 verse 9 or John 1 verse 9. Let's read together. Ready? Go! Kung ipinahahayag natin ang ating kasalanan ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. So ibig sabihin nito, dapat daw tayo ay humihingi ng tawad sa ating mga nagawang kasalanan. Isasabihin natin ito kanino? Of course, kay Jesus. Paano natin ito masasabi? Through prayer. At alam, siya naman, si Jesus, tayo ay kanyang patatawarin sa ating mga nagawang kasalanan. At it cleanse pa tayo sa ating, sa lahat ng kasamaan. Okay? So, lagi lang mag-pray para laging nakaprotect, nakagabay si Jesus sa inyo every day. Alright? So now, meron tayo ditong pag-aaralan. Ito ay ang acrostic. So ano nga ba ang acrostic? Ang acrostic ay isang paraan, it's a way ng pagsulat of writing na ang bawat titik, each of the letter ng isang salita of the word ay bibigyan mo, you're gonna give ng kahulugan, a meaning na may kaugnayan that is connected to the word also. Again, ang acrostic ay isang paraan ng pagsulat na ang bawat titik ng isang salita ay bibigyan mo ng kahulugan na may kaugnayan sa salita mismo. Okay? So, the acrostic is a way of writing of each letter with meaning. Okay? And the meaning is connected to the word itself. Okay? So I have here an example of acrostic. So this one, the word is pagpatawad. Okay? Forgiveness. Pagpatawad. So the meaning, as you can see, dapat ang meaning din ay nagsistart sa, kung ito ay P, ang meaning ay nagsistart sa P. Ang A, G, P, another one, P, another A, T, another A, W, A, and then D. Pero hindi dapat inuulit, alright? So tingnan ninyo itong acrostic ng pagpatawad. P, pag-ibig ang pairalin. Okay? A, ang nagkasalay, patawarin. G, gayahin ang halimbawa ni Jesus. P, pinatawad niya ang ating kasalanan. A, ang pagmamataas ay kalimutan. T, tayo'y magkaroon ng usapan. A, ating kasalanan sa nasaktan ay aminin. W, wag ding ikaila at magsinungaling. A, ang bawat isa ay nagkakasala at nagkakamali. D, dapat magpatawad at humingi rin ng tawad. Okay, so ito yung acrostic. Example ng acrostic at ang word nila ay pagpatawad. Yung example natin ay pagpatawad at ito yung mga meaning. Okay? Again, paggagawa ng acrostic, dapat yung
each meaning ay nagsa-start din dun sa letter na nasa unahan. Okay po? So ngayon, may ulitin natin, basahin muli natin ang acrostic. Okay, ako ang magsasabi ng P, then you will read the meaning. Okay? One, two, ready, go. P. A. G. Ang. P. A. T. A. W. A. D. Okay. So ito ang pagpatawad, acrostic. Okay? So, ngayon, kayo ay i-open nyo ang inyong mother tongue book. Open it, my book here. So, sa book ni teacher, it's on page 66. Page 66. Page 66, gawain 5, the down part. Dun sa book ni teacher, I think yung sa inyo nasa ibang page kayo, but please find this one. Okay? Ika-anim na linggo, gawain 5. Okay, sabi dito, are you already there? Sabi dito, you are going to write sumulat ng isang pangyayari, event in your life, na nagkamali ka. Okay? At humingi ka ng tawad. Okay? Magsusulat daw kayo, isusulat nyo yung nangyari kung saan nagkasala ka and you ask for forgiveness. So, isusulat nyo po dito. Okay? I'll give you time to write. Ready? Go! Okay, very good. So if you are not yet done, you can pause the video. Those who are done, study for our quiz tomorrow and take a picture of page 66, then send it in our class dojo. Also, please watch your mother tongue project. That's all, everyone, and bye!